Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Dipindi ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulog man tayo ng ating mundo. Sana na sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fitness peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sinasagutin. Bakit? Kasi baka ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos sa My Session. Sa katagal mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before ito mag-start mga kababayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino man nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 107 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Janelle Nelmida Tablang. Meron siyang 52 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 35 na mga comments. Ayeng Gementisa. Meron siyang 32 na mga comments. And Rose B. Meron siyang 33 lahat ng mga comments. Again, sagasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well acknowledge po natin ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katidadarl Vlog, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet rin po natin mga kababayan ang ating pong mga Erla Birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong mga suki. Nandyan sila si Maria Milasiplon, Len Gonzales, Rose Guevara, Nonoy Florin Hills, Flaviana Abila, nandyan po si Maria Cristina Manimbao, Emmy Mapalad, si Pan Ting, Sarah Bertman Blanc, Elizabeth Habihan, Emma Sarino, Clay Guillermo, Mary Jane Tan, and hi to Noel Narcida. At syempre mga kababayan ko, i-greet po natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy, happy birthday! So, kumusta ang mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm happy po na sana magandang ating gising ay umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad rin po kay Sir Ivan. As usual, doon po sa ating mga kababayan po nakagising pa lang at wala pang energy, don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painitin ko po kagad ang inyong mga umaga. Kasi marami pong mga baon po ng mga pasabog si Sir Ivan, mga mainit po ng mga balita at syempre, madidibang po tayo ng mga katartaduhan po ng mga fake news ng kabilang kampo. Mangurot tayo ngayong araw mga kababayan. Okay, so syempre, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kababayan pong OFW na walang sawang sumuporta dito sa ating multi-programa. Thank you so much and stay healthy always. Okay. So mga kababayan ko, una po sa ating pag-uusapan, kasi nga marami pong nagulat, included me. Nagulat po si Ivan, kasi nga siguro kayo ng lahat po nakala mga kababayan na meron pong post si ano si FL Lisa Aranita Marcos. Na kung saan nandun po si Bimby at si Josh, bumisita po kay FL mga kababayan. Yun yung dalawang anak po ni ano ni Chris Aquino. Ang dami talagang bumalintong. Ang dami nagulat eh. Sabi ko, ito sigurado ako, marami dito maugulat, marami po ditong iiyak na mga DBS kasi alam mo natin po, siyempre ano ang history po ng Aquino at saka ng Marcos makaabay, alam ho natin yan. So tayo po yung nagulat. Well actually mga kababayan ko,
Nakita naman talaga natin yan na wala naman pong ano, mainit na tinapay si, for example, si PBM at saka si Chris Aquino. Wala naman pong mainit na tinapay, siyempre si FL, kasi makabahan ko, si FL kasi gusto niya magka-unite lahat, lalo-lalo na ating presidente po si PBM. Gusto po niya ng unity. Noong time po na interview po ni Chris Aquino si PBM Makaabayan, kung maalala natin yan, di ba meron pong programa si Chris Aquino noon, tsaka nandun nga si Arnel Ignacio Makaabayan. Time po na in-interview niya si PBM, doon po sinabi ni PBM na wala naman siyang galit po sa mga Aquino. Kinalimutan niya Makaabayan. So doon nga masasabi natin na sa totoo lang talaga Makaabayan, ang hirap po talaga magpatawad. Napakahirap po magpatawad, correct if I'm wrong. Pero napakasarap rin po ang magpatawad, Makaabayan. Kasi nga kapag tayo po ay magpatawad po ng isang sa mga tao na sa tingin natin na mayroon pong kasalanan sa atin, parang gagaan po ating feelings, Makaabayan. So masarap po talaga ang magpatawad. So dito po sa dito po sa pictures na nakita natin po nakasama si ni Felisa, si Jose at saka si Bimbi, I am very sure 1000% meron po itong consent po galing kay Chris Aquino, Makaabayan. Yes, naniniwala po ko dyan na meron pong consent kay Chris Aquino. Kasi alam ho natin, Makaabayan, kapag ikaw po ay gustong bibisita kay F. Elisa, well, hindi basta-basa ho yan. Kailangan po talaga yan ng appointment, Makaabayan. Hindi ka basta-basa na may plano kang bibisita doon sa Malacanang, may plano kang gustong kausapin po si F. Elisa or si PBM, hindi ho yan ganun kadali. Kailangan po yan ng appointment. At saka yung appointment, Makaabayan, ang haba ho yan. Hindi ho yan basta-basta. So yung pagbisita dyan ni F, ni Bimbi at saka ni Jos po kay F. Elisa, may consent ho yan kay Chris Aquino. So dito talaga natin nakita na talagang napakabait po ng mga Marcos. Mabait po si Felisa, Makaabayan. Lahat ng mga Marcos, mabait ho yan. Pero syempre, alam rin po natin, sa side dito po ni Senator Amy Marcos, sure tayo na hanggang ngayon, dinaramdam pa rin po niya yung nangyari sa kanila at ginawa po ng Aquino sa kanila, Makaabayan. Alam ho natin yan. So nakikita rin po natin na hindi po ganun ka-easy na magpatawad po si Senator Amy Marcos. Kitang-kita naman natin yan. Kaya nga lagi siyang kontra dito kay PBM, Makaabayan. Like for example po, doon sa mga appointment na kung saan marami pong mga dilawan na in-appoint po si PBM. Nakita ho natin yan. Yes, may mga dilawan po. Pero syempre, Makaabayan ko, kahit sila po ay dilawan, pero kapag magkita kasi natin na sila po ay qualified, at saka deserve po i-appoint para po sa posisyon na yan, well, walang problema ho yan kay Sir Ivan. Walang problema. May trust po ako sa ating presidente kay PBM. Kasi nga, syempre, nireview niya, Makaabayan. Nireview po ang experiences po ng tao na yan before niya in-appoint, iupo po para hawakan po yung ahensya na yan. Alam po yan ni PBM. At hindi lang po si PBM ang nag-usap-usap niya, Makaabayan. Malamang sa malamang, marami ho yan. Kasi nga, sila po ay mag-meeting sa isang table, Makaabayan. Marami po ang nandyan. Before po nila, aprobahan po na i-appoint po yung tao na yan. So magtiwala lang po tayo kay PBM, Makaabayan, at kay FL Lisa Aranita Marcos. So dito kumusta nga pala ang feelings po ng mga dilawan, mga pinklawan na nandito, na kung saan nakausap po ni Bimbi, nakausap rin po ni Joe si FL Lisa Aranita Marcos. Please comment dyan sa baba at saka babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. And second, Makaabayan ko, before tayo magpatuloy dun sa ating mga ibang mga topics, gusto ko lang itanong sa inyo. Gusto ko po makita, Makaabayan, ang inyong mga politiko, mga candidate po for senators, kasi nga 'di ba meron pong napasok, Makaabayan. Naglabas na po ng listahan ang grupo po nila ni PBM para po sa bagong napasok po sa bagong Pilipinas slate for senators sa year 2024, Makaabayan. So ipakita ko lang sa inyo 'di ba sila yung napili dito or pumasok, Makaabayan. So gusto ko pong makita ang inyong listahan, sino dito ang inyong iboboto at sino dito po ang hindi nyo iboboto, Makaabayan. Gusto ko po makita po sa inyong side. Kasi nga, hindi lang po, gusto ko kasi dito sa ating channel na maging transparent ho tayo. Hindi lang po yung puro lang gusto ni Sir Ivan, ito aking nasa plano, ito aking opinion. Gusto ko rin po makita ang inyong opinion at plano, Makaabayan. Please, maglagay kayo dyan ng listahan, each of you. Each of you. Lahat ng mga viewers, gusto ko makita po ang inyong kandidato na inyong iboboto sa next year. At saka pag-usapan ho namin yung Makaabayan, okay? At pag-usapan, syempre natin yan. At saka ibibigay ko sa inyo in the coming days kung ano ang aking napili at sino po ang iboboto dito at sino po yung hindi, Makaabayan. But una, gusto ko muna pong makita ang inyong listahan, okay? So mga kababayan ko,
Siya nga pala, before na mag-start doon sa balita po nila ni PBM, balita po sa mga gobyerno natin, kasi nga, di ba, I think this is 3 days ago or 4 days ago yata nangyari, meron kasing kababayan ho natin mga Pilipino na nabakasyon, na magbakasyon doon po sa UAE sa Dubai. But sad to say, hanggang airport lang po sa makabayan. I am sure that some of you, kilala niya po si Solar Boy. Yung maraming tato yung mukha makabayan. Pati nga yung mata, mayroong tato, di ba? Tapos nagka-problema sila doon sa Dubai Airport kasi nga hindi sila pinapasok. Or hindi pinapasok, hindi sila pinalabas po ng airport. Hanggang immigration lang po sa makabayan. Anong nangyari si Ivan? Di ba nakita natin na marami po tato si Solar Boy? Kilala ko po si Solar Boy makabayan. Siya po ay isang content creator, tattoo artist, at saka marami siyang talagang malakas siya na content creator. Marami siyang content makabayan, marami siyang kakilala. Yung mga sikat-sikat rin po na mga content creator, isa rin po siya sa nagtattoo makabayan. So kilala ko po yan si Solar Boy. Ang problema dito, di ba pati po ang kanyang girlfriend, ang kanyang asawa makabayan na meron pong marami rin pong tattoo. Pero ang problema kasi sa tattoo makabayan, bakit ba isinali yung mukha? Well, para sa akin, no? Kasi nga tinawag na kasi dito, dahil po hindi sila pinapasok, hindi sila pinayagan po ng immigration doon sa Dubai na papasokin sila sa loob po mismo ng Dubai makabayan kasi nga hindi po ma-scan ang kanyang mata. Yes, yan po ang punot dolo, kaya sila po dito nag-rant makabayan. Hindi sila nag-rant doon, direct mismo sa airport, nag-rant sila sa social media. Na kung saan, ang trato sa kanila dito ng taga Dubai Airport, ay parang trinato daw sila ito na isang kriminal makabayan. Meron dang nangyaring discrimination. Well, actually, nakita ko po ang buong video makabayan, na wala namang discrimination doon. Kasi nga, ang problema kasi dito, bakit hindi sila gin-briefing po ng immigration sa Pilipinas, immigration po doon sa Hong Kong, sa Singapore, kasi sabi niya makabayan, galing daw sila sa Singapore, walang problema, nakapasok sila. Galing rin po daw sila sa Hong Kong, walang problema makabayan. Pero iba naman kasi ang rules dyan, requirements po dyan sa Dubai, even though ang Dubai po ay open country ho yan, pero syempre meron po silang rules makabayan. Number one, gumagamit kasi sila ng eye scanner. So kapag hindi po ma-scan ang inyong mata makabayan, well, hindi talaga yung papasokin kasi requirements sila na yan. Walang discrimination pong nangyayari. Wala pong pangit daw ang sistema ng Dubai makabayan. Kasi sinabi kasi ni Solar Boy na pangit daw ang sistema ng Dubai. Well, hindi naman po pangit ang sistema ng Dubai. Actually, maganda nga ang sistema ng Dubai makabayan. Tanungin niyo po ang mga OFW na nandyan sa Dubai. Maganda po ang sistema ng Dubai makabayan. Pero syempre, ang problema doon po sa dalawa. Bakit naman nila tatatuan po ang mata makabayan? Alam niyo po si Ivan, hindi po ako hilig magpatato. At saka, honestly, wala pong tato makabayan. Kahit konti, wala pong tato si Ivan. Pero hindi ko naman siyempre, hindi ibig sabihin na ayaw ko ng tato makabayan. Talagang hanga ko doon sa mga nagpatato. Hanga ko doon sa mga tato po na maganda tingnan na makabayan. Yung mga abstract, yung talaga mga creative talaga, ang ganda po tingnan. Pero hindi po ako sang-ayon at ayaw ko talaga sa mga tato po na nilagay na sa mukha makabayan. Lalong-lalo na pag sa mata. Bakit pa naman lagyan ng tato yung mata makabayan? Para sa akin, no, sa mga tato artist dyan, walang problema ko sa tato kung saan yung ilagay dito, basta wag lang po yung mata. Kapag mata na makabayan, even though sinasabi nila na passion daw yan, passion nila, fashion rin po ng ibang tao, pero para sa akin parang merong mental problem makabayan. Pasensya no doon sa mga viewers ko na may tattoo po yung mata. May problema talaga yan. Bakit yun naman po tatuan yung mata? Mukha na lang, wala problema sa akin yan. Pero ang mata, problema ho yan. Ditingnan nyo anong nangyari dyan sa Dubai. Hindi po pinapapasok sila po si si Solar Boy ang kanyang asawa makabayan. At para maintindihan natin, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Solar Boy. For more details, let's watch this. Kaya, may buhay na tayo. Tayo de-deport, ba't nga ba? Ba't nga ba? Hindi nila mas kanyang. Pilipinas niya kagawin. Yung tattoo mo na yung problema. Hey yo, what is up? It's your boy, Solar Boy. So ayun, nandito nga tayo sa Dubai Airport at makikita nyo naman sa Bilyones ang aking asawa. Medyo problemado dahil nga hindi ma-scan sa immigration yung mata ko. Para makapasok as a tourist,
for 4 days. So may visa naman kami, kaso nagka-problema daw sa pag-scan nila, dito ma-scan yung mga tao. Kaya ito, dito na nagsimula yung aming problema, kung saan na kami dinala niyan. After ng biyahe namin from Manila to Beijing, Beijing to Dubai, bali nasa 20 hours siya tayo. Bali, nakarating kami dito sa airport ng Dubai mga 4:30 to 5 a.m. Kasama yung mga pag-delayed flight, tsaka yung ano namin, mga pag-waiting namin. At eto na nga, dito lang kami nilagay sa holding area. So marami kami nakasama dyan na iba't ibang case na naka-hold yung mga passport nila. At sa sobrang puyat na rin, tamang tulog na rin ako dyan. At sisa, nasa may female area. At eto makikita nyo, dyan yung mga female section. Kasama yung mga bata. Actually, marami kami gustong tanong kung bakit ganun, bakit ganito sa immigration. Kaso sobrang hirap nila kausap, mga suplado, medyo masusungit. Grabe, sobrang iba ng culture nila. Tsaka yung sistema nila dito sa Dubai, napakagulo. At medyo hindi pa rin ako makapaniwala niya kasi pagkakaalam ko, open country na to. Ha? Na-request mo? Oh. Sa Pilipinas niya ito gawin. Ay, this is what you call airport tour. Huling, saya-saya. Huwag ka mag-alala, babe. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Ha? Ikaw mag-alala kahit ikaw lang na-deport. Sasama ako pa uwi. Siyempre hindi kita iiwan. Very good. Ano ba yun? Ako lang tutuloy. Hindi pwede yun. Grabe ito nangyari sa amin ngayon, guys. Hindi ko akalain. Sa palabas ko lang ito napapanood din. Sa movie lang. Yung mga nakuhold sa isang kwarto. Na sobrang tagal. Tapos pinagpasapasahan yung passport namin. Grabe. Goodbye, Dubai. Ba't nga ba? Tayo de-deport. Ba't nga ba? Hindi nila ma-scan yung mata ko. Yun lang. Refresh. Sa Hong Kong naman tsaka Taiwan, pwede. Dito lang di pwede. Toothbrush muna tayo. Pressing pala pag toothbrush. Ito pala yung toothbrush. Ito pala yun. Ayaw ma-scan yung mata ngayon. Ayaw ma-scan. Sa retina lang naman ma-scan yun eh. Sana naman tinta yung retina. O baka ayaw talaga papasukin. Kailangan. Yung talaga yung mga ganun. Pagkakataon, tanggap ko na yung mga nangyayasahan dahil sa ginawa ko lang sa sarili ko. You as a bitch, my friend, like you. He has many tattoos, then they scan his eyes, even his eyes got dyed. But when they scan, it's okay. But you, I think they don't trust you, yeah? They don't, I think so. You get the point. Yeah, I see the scanner, they didn't deny me. It's green, so okay. The scanner has activated. Yeah. I think they just don't want. Yo. What's your name again, bro? I'm here, Samir. Amir. Hi, good friend. So ayun, may naging tropa nga tayo dyan kasama natin sa holding area at pinapaliwanag niya nga yung kaibigan niya, nakalusot naman kahit may eyeball tattoo. Then at baka daw hindi lang talaga ako trip nung immigration. At sinabi ko rin sa kanya na parang okay naman yung eye scan ko. At parang hindi lang talaga ako trip papasukin ng immigration. At eto kahit papano, in-enjoy na lang namin yung duty free dito, kung ano mga bagay na pwede namin enjoy. Kahit hindi kami nakalabas ng Dubai, actually si Sabi Leones, yung asawa ko, pwede siyang lumabas. Pero mas pinili niyang makasama ako. Sabi nga namin, mas magiging mahirap sa amin pagka magkahiwalay kami. Kaya naman kahit naging palaboy kami dito sa airport sa Dubai, masaya kami dyan. Basta masarap pagkain. At nalaman nga namin na hindi nila naasikaso yung flight namin pabalik agad ng Pinas. Kaya nga dito muna kami matutulog sa sofa ngayong gabi. Napakalamig nga dyan, kaya maaga rin ako nagising at nag-almusal. Kaya naman wala kami magagawa dyan, kundi puro pass your paper dyan para sa aming pagkain. Meron pala sila, Reggie, ano? Day 3 at Dubai Airport. No Ligo, no toothbrush. Bagong palit ang medyas. Yeah. At panty. Yeah. Pag-asos pa. Ano ba nangyari? Ba't hindi ako pinapasok? Ang tawag doon, ano ako na... Discrimination. Hindi. Totoo naman eh.
talaga tayo pinapasok. Refuse. Refuse ako. Una, pagkakalam po ng uso dahil sa hindi maskan yung mata ko. Pero nung bumalik ako sa immigration, bagong set ng mga ano ron, mga officer, tinignan nila yung record ko. Binasa nila doon na refuse daw pala ako. Sabi ko kasi baka pwedeng i-rescan yung mata ko, baka kung yun lang ang problema, pwede i-rescan. Then nag-refuse sila na i-try kasi nga daw dahil na daw pala sa tattoo mo. Oo. Ayaw na nilang i-try mag-scan kasi nga yung tattoo mo na yung problema, di lang yung mata mo. At after nyo, nag-decide kami na humanap ng maayos na matutulugan tsaka makaligo na rin ng matindi. Kaso nga lang, wala sa amin yung bagahe kaya yung damit namin ay yun pa rin. Almusal na naman. Last day. Alright, tanggalian namin. Vegetable biryani. Plain biryani. Chana masala. Mango lassi. And dessert. Gulab jamun. Pasture paper talaga. Pero salamat sa nag-provide ng panggasos namin dito. Kailangan ko yun naman at kuya Jerry. All expense paid naman kami dito. Sa organizer, hindi kami pinabayaan. At humingi ako ng tawad sa mga naghihintay sa amin sa event dyan sa Dubai. Kitakis na lang tayo dito soon sa Pinas. At maya-maya lang ay uwi na kami dito. Pero bago yun, pasture paper muna kami dito para makabili kami ng mga pabango para naman maalala namin yung mga kakaibang naging experience namin dito sa Dubai. Pero syempre, Solar Boy tayo, hindi tatalab sa ating mga negative na yan. Puro positive lang mga tinatanggap ni Solar Boy. Savage. In Philippines, it's savog. $3.94. Okay, so dyan lang mga kaabayan. Actually, hindi sila talaga nakatuloy. So hanggang naka-US lang mga kaabayan. Alam nyo po, nagmasid-masid ako doon sa mga comment dyan. Kasi doon po, ito pong video na to, doon ko nakuha po doon sa post po sa kaibigan po ni Solar Boy mga kaabayan. Saka doon kasi na ito nag-viral. So marami po mga comment doon sa baba. Naawa na sana makaabayan. Kahit ako, yung mga netizen, naawa na po ako. Dito po na kay Solar, pati po sa asawa na si Sam, na hindi po sila nakapasok po sa Dubai. E maganda po sa Dubai makaabayan. Maganda po dyan. So sayang no, ang chance nila, sayang po ang panahon nila, nandyan lang sila sa airport po pag-alagala for 4 days makaabayan. Naawa na sana nila ang netizen. Kaya lang, medyo nakaproblema kasi doon sa sinabi po ni Solar Boy na magulo daw ang sistema ng Dubai. Which is, hindi po yan totoo makaabay. Hindi po. May requirements lang po ang Dubai. At sumunod lang po sa requirements, sa kanilang policy, sa kanilang rules po ang taga-Dubai makaabayan. Hindi po discrimination. Katulad po sa sinabi po ni Sam, ng kanyang asawa, na discrimination daw ang nangyari kaya daw hindi sila pinapasok kasi marami lang tatlo makaabayan. Hindi nyo maalam na marami po mga taga-Dubai mismo, as in local po ng Dubai makaabayan, mga Pilipino dyan nandiyan sa Dubai, marami pong tato. Yes, marami pong salon dyan. Tato po parang tato room, parang isang store na tatuan lahat makaabayan. Meron ho dyan sa Dubai. Marami pong tao dyan, Pilipino or ma-Dubai man, mang lahi, ang dami po ng tato makaabayan. Marami yan. So, ibig sabihin, hindi po yan discrimination. Kundi, talagang may problema po sa mata, hindi kasi na-scan makaabayan. So, yan po ay lesson learned. Okay? So, sa ating kababayan po na maraming tato dyan, wag na wag niyo pong lagyan ng tato ang inyong mga mata. Okay? So anyways mga kaabayan ko, before tayo pag-usapan po si PBM at saka doon po sa mga katanatuduhan po ng ibang kampo, may nabasa kasi ako na comment sa ating last vlog mga kaabayan, ang comment sa atin si Lady Salazar. Ang sabi po niya mga kaabayan ko, magalang araw po Sir Ivan. I just want to thank your channel po kasi napasaya nyo po ang nanay ko sa mga huling araw niya dito sa mundo. She passed away last May 5. Isa po kayo sa walang sawa niyang pinapakinggan. Inay Vinya, paalam po. Alam nyo, nung nabasa ko ito mga kaabayan, talagang hindi ko mapigilin, naluha ko. Hindi ko ma-explain ang aking feelings. Totoo lang, honestly, naluha si Ivan. Hindi ko talaga ma-explain kung anong yung feelings mga kaabayan. Para bang natuwa ako at saka nalungkot ako mga kaabayan. Ano talagang hati-hati, talagang mix po aking emotions. Natuwa ako kasi
may ano, may mga tao pala na napasaya si Sir Ivan Makaabayan. Kahit bulol na bulol tayo. May tao pala na napasaya tayo. Nalungkot ako kasi isa po sa ating fans Makaabayan, isa po sa ating solid na viewer dito, according po kay Ma'am Lady Salazar, na talagang solid siya na viewer ni Sir Ivan, napasaya natin siya. So hanggang sa siya po ay pumana Makaabayan, solid na viewer pa rin siya ni Sir Ivan. Kaya ako po ay nalungkot, natuwa, at the same time po nalungkot Makaabayan. So rest in peace po kay inay, kay nanay Vinya. Again, shout out rin po kay Ma'am Lady Salazar. Thank you po sa pag-share po sa experience sa tungkol dito sa nanay ni mo na na-appreciate niya ang ating channel. Again, thank you so much po sa inyo. Anyways, Makaabayan ko, ipakita ko muna sa inyo siyempre. Ipakita ko muna sa inyo po yung good news natin dyan sa gobyerno, ang mga plano po natin gobyerno, at lalo na ang ginagawa rin po ni PBM. For more details, let's watch this. Approved sa nakararaming Pilipino ang pagtugon ng pamahalaan sa iba't ibang mga usapin sa bansa. Ito'y batay sa survey na isinagawa na pahayag second quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Nakakuha ng pinakamataas na approval ratings ang pagpasa sa universal pension para sa lahat ng senior citizens, gayon din ang pagpapaigting ng cyber security at data privacy. Mataas din ang nakuhang rating ng pagbabalik ng NFA-FTI Kadiwa system kung saan ikinokonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili para sa abot-kayang presyo ng agricultural products. Napapanahon anya ito sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin. Samantala, 75% ng respondents ang approve ang tugon sa panukalang pagbuwag sa mga pogo at pag-aresto kay religious leader Apollo Quiboloy. 70% naman ang pabor sa pagbabalik ng lumang school calendar at mga hakbang para maibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Kabilang naman sa mga usapin ang absolute divorce bill, panukalang pag-amyenda sa rice tariffication law at inflation. Naghayag ng buong suporta ang mga kongresista sa mga inisyatibong pang-agrikultura ng administrasyon. Natalakay din ang mga usapin sa kalusugan at edukasyon sa dalawang magkahiwalay na pagdinig sa Kamara. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na gagawin ng Kamara ang lahat para matulungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkamit ng target na maging rice self-sufficient ang Pilipinas o magkaroon ng sapat na supply ng bigas ang bansa na hindi na nangangailangan pang mag-angkat bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon kay Speaker Romualdez, ang DPWH magtatayo na ng comprehensive irrigation systems na lubos na mapakikinabangan ng mga magsasaka. Tutulong naman dito ang Kamara sa pamamagitan ng pagsusulong ng sapat na alokasyon mula sa pambansang pondo. Gate ng House Speaker, sa ilalim ng ikinakasanilang Convergence Program, tulong-tulong na ang mga ahensya sa Executive Department, katuwang ang Kamara sa ngalan ng Rice Self-Sufficiency sa bansa. Sa ngayon naman, habang hinihintay pa ito, buo rin ang suporta ng Kamara sa Bigas 29 Program ng Pamahalaan o bentahan ng 29 pesos per kilo ng bigas sa mga piling Kadiwa stores. Ayon kay House Deputy Speaker David J.J. Suarez, sumasalamin ang programa sa dedikasyon ng administrasyon na mabigyan ng abot-kaya at masustansyang pagkain ang mga Pilipino. Kamakailan lang, una nang tiniyak ni Speaker Romualdez na isang sektor ng agrikultura sa bibigyang prioridad nila pagsapit ng budget season o sa pagtalakay ng Kamara ng panukalang 2025 national budget. Bago ito, ang House Committee on Appropriations ipinagpatuloy naman ang kanilang oversight meeting patungkol sa budgetary performance ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation nitong mga nagdaang taon. Sa talakayan, binusisi ng mga kongresista ang mahalagang programang pangkalusugan ng gobyerno at kung paano pa mapagbubuti ang hatid nitong serbisyo publiko. At present, under the consulta program of PhilHealth, we have 2,548 accredited providers, and that is as of April 30, 2024. And we have 22.2 million registered beneficiaries. At present, we cover 15 diagnostic services and 21 drugs and medicines. Sa hiwalay na pagdinig ng House Committee on Higher and Technical Education, student loan program naman sa mga nasa kolehiyo ang isa sa mga natalakay. We need to determine if we need these bills to address the concerns and augment the student loan program for tertiary education under Republic Act
10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Pagbuhay sa steel industry sa Pilipinas. Yan ang mensaheng iniwan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang pangunahan niya ang inaugurasyon ng isang steel company sa Compostela, Cebu. At para sa karagdagang detalye, naroon si Alan Francisco Live. Alan. Aljo, unang event ngayong araw dito sa probinsya ng Cebu ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dinaluhan niya kani-kanina lamang na inaugurasyon ng Steel Asia Manufacturing Corporation dito yan sa munisipalidad ng Compostela. Sa madaling sabi, Aljo, itong Steel Asia ay isang pabrika o paggawaan ng bakal na ginagamit sa mga construction ng mga gusali o bahay. 59 years na itong kumpanya na siyang nanguna sa paggamit ng world-class rebar manufacturing technology sa bansa. Sa ngayon, 6 na kumpanya ang operational sa buong bansa at itong pasilidad nila rito sa Compostela, Cebu ang kanilang pinakabago. Sa kanyang mensahe, unang inalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na noon aniya ay mayroong strategic plan para i-develop ang major industrial projects kasama na ang steel o bakal, bagay na nabinbin dahil sa ilang pagsubok sa bansa. Dahil sa kumpanyang ito, sabi ng Pangulo, hindi naasa ang Pilipinas sa ibang bansa dahil ito na ang pinakamalaking steel plant sa Pilipinas. Bagay ito ng muling pagbuhay sa industriya ng bakal sa bansa. Dahil 100% pag-aari ito ng mga Pilipino na papanahon ang nilagdaan niya kamakailan na tatak Pinoylo para mabawasan ang import dependence ng Pilipinas. Suportado rin, Aljo, ng paggawaan ng Build Better More program ng gobyerno. Dagdag trabaho rin ang dulot ng kumpanya sa mga Pilipino. More importantly, for bringing meaningful employment to the 300 personnel in this plant. This does not yet include the 1,500 jobs that it will generate in the local community. Nanawagan si President Marcos sa DTI at Department of Energy at iba pang ahensya ng gobyerno na tumulong sa pagresolba ng high power at logistics cost ng steel industry. Sa huli, sabi ni Pangulong Marcos, gaya ng mga bakal na ginagawa rito, ang mga Pilipino ay matitibay rin. Let this inauguration attest to this administration's unwavering commitment to invest in our people, in our nation, and our future. By localizing the production of basic steel products, we contribute to the generation of more inclusive and sustainable opportunities, the diversification of our steel industry, and the stability of our economy. Yan, so kung nagustuhan po natin ating good news, mga kabayan, please like naman po sa ating video. At saka libre naman po na mag-share, mga kabayan, please do share at sa ating video para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan po na hindi mga well-informed at saka nauto po doon sa kabilang kampo, mga kabayan. Please like and share po sa ating video. Maganda ho kasi yan, mga kabayan, na kung saan, di ba yung tatak Pinoy Act or Tatak Pinoy Law na batas, makabayan, na kung saan dapat po natin talagang tangkilikin po ang sarili natin po na produkto. Isa kasi yan sa ano magpapaunlad po sa ating ekonomiya, makabayan, yung tangkilikin po natin ang sarili natin po ng produkto. Pero alam po natin, marami na po mga Pilipino, included me, na siyempre, na-appreciate po natin po yung ibang mga item, mga product po from other countries, makabayan. Alam naman natin yan. Pero sana rin po na ano na, pansinin na po natin ang sarili na po nating produkto, yan po ay dagdag talaga na tulong para po mapaunlad po ang ekonomiya sa Pilipinas. So maganda po ang batas po na inaprobahan po ni PBM, yung Tatak Pinoy Law. Sabi pa nga ng Naotog Rally, makabayan, yung ipinakita ko kahapon na nag-rally doon sa Naotog Rally sa Australia, na wala dang nagawa si PBM. Wala dang programa si PBM, makabayan. Kaya gusto nila pabawain na daw at pagparesignin na sa pwesto itong si PBM kasi wala dang nagawa sa Pilipinas. Wala bang nagawa? Speaking of Naotog Rally, makabayan, pag-usapan natin yan. Kasi di ba marami itong mga questions, paano kaya o saan kaya nakukuha ng funds, ng budget, ito pong rally po ng Maisog, makabayan? Maraming question yan. Kahit nga ako nagtatanong ko, na for example, lagi lang iniisip natin na baka ito po yung budget po bigay ni Kiboloy, galing po ito kay Digong, pero lagi po sinasabi po ni Digong, makabayan, na wala na siyang pera.
Di ba wala na siyang pera, wala na siyang ari-arian, which is yan po ay kasinungalingang makabayan. Pero lagi niyang sinasabi, wala daw siyang pera, kaya wala na siyang plano pong tatakbo makabayan kasi wala na siyang pera. Lagi niyang sinasabi, pero huwag tayong maniwala, sinungaling yung gonggong na yon. Marami siyang pera, bilyones, marami siyang properties, nandun po kakibol makabayan. Ngayon, ito pong rally po ng naotong rally, kung lagi lang sinasabi, kasi nga di ba lagi lang dinideny ho yan ng vlogger po ni Kibuloy, vlogger po ni Digong, na sariling bulsa na doon na makahabayan. Yung mga rally po nila, yung mga pinagpupunta nila daw doon sa ibang lugar kung saan sila mag-rally, sariling bulsa na doon na makahabayan. Maniwala tayo dyan, di ba? Napaka-imposible. Once na ka po ay maging organizer, at sa gagawa ka po ng rally makahabayan, kailangan po yan ng effort, matinding effort, kailangan po yan ng time, at syempre malaking pera makahabayan. Kailangan nyo po ng malaking pera dyan. Ngayon, may inilabas po na article yung Rappler makahabayan. Kasi nga dito po sa post po ng Rappler the other day, sabi dito, the slingshot, maisog rallies and pugos, are they connected? Konektado ba daw itong rally sa Pugo makahabayan or konektado ba ang Pugo dito sa Maisog rally? Which is para sa akin makes sense talaga kasi alam niyo ba makahabayan ko, kung wala mang pera itong si Digong, well, marami pong lumalabas na mga balita-balita, marami pong nagsasabi noon pa man na talagang ito pong Pugo ay nabibigay ito ng resource fund, pera po dito kay Digong. Diba nalaman natin yan? At sinabi po yan mismo ni Alice Go makahabayan, ni Mayor Alice Leal Goo. Na kung saan, siyempre, si Leal Goo makahabayan, si Alice Go, kahit na anong gawin niya na pagdi-deny dito, na hindi siya konektado dito sa Pugo, well, marami po itong mga dokumento na papatunay na siya po ay konektado mga kahabayan. Ngayon, aside pa siguro kung itong si Alice Go po nagbibigay po ng budget sa rally, mas lalo ngayon kasi si Alice Go makahabayan medyo nadiin yan eh. So mas lalo siyang magbibigay po dito ng budget sa grupo po nila ni Vic Rodriguez, grupo po nila ni Trixie, grupo nila ni San Paman, sa mga alipuris po ni Digong, mas lalo po magbibigay dito ng budget ang Pogo. Para po ma-divert nila yung attention po ng mga tao makahabayan. So yan po ang yan po kasi ang point ng pagrarally nila. Gusto nila po ito ma-divert po yung attention po ng tao kasi nga siyempre nadikdik na ngayon, talagang di nadikdik na ngayon ang grupo po nila ni Digong, mga Duterte at ang Pogo makahabayan. Kaya maraming mga grupo ngayon na against daw kay PBM. Well, actually, sila-sila ni makahabayan, sila-sila lang po yan. Pero hinahati-hati nila para po makita daw ng taong bayan na maraming grupo ang umayaw na ngayon kay PBM. Pero isa lang po yan ang grupo makahabayan. Isa lang po sila, hinahati-hati lang po yan. So ngayon makahabayan ko, kung pag-usapan natin yung itong Pogo, pag-usapan rin po natin itong Maisog Rally, which is para sa akin parang konektado ito ng makahabayan. At napakalaman po natin na konektado rin po dito sa Pogo yung sidekick po ni Digong makahabayan, yung si Michael Yang. Kasi nga, sabi ho dito ng Rappler, it is a certainty I was told that the rallies and the planned coup are bankrolled by Pogo operations providing funds to Duterte through the Michael Yang network. Diba? So ibig sabihin, konektado or may kinalaman po si Michael Yang dito po sa Maisog Rally makahabayan. Alam niyo po itong si Michael Yang, diba kilala mo natin yan? Siya po yung inappoint po ni Digong, advisor, special envoy po para sa Chinese makahabayan, para po sa China, ito pong si Michael Yang. Napakalaman rin po natin si Michael Yang na meron pong isyo tungkol ito sa drugas daw, konektado daw sa drugas, konektado dito sa ipinagbabawal na gamot, konektado dito sa mga ibang mga kriminalidad makahabayan na kung saan ngayon nagtatago na sana po si Michael Yang. Pero dito po, kung gamitin natin po yung article po ng Rappler, may kinalaman po si Michael Yang sa Maisog Rally makahabayan. Ayon po ng Rappler. Kasi nga talagang maisip natin dito, saan ba talaga nakakuha ng budget itong Maisog Rally? Bakit bakit sila nagpupunta-punta doon sa iba't ibang lugar makahabayan? Diba sa ilang mga rally, kahit saan nagpunta makahabayan, kailangan po yan ng malaking budget. Diba? Kailangan talaga ng budget ito, talent fee nila, para sa grupo nila, fanso yan, pundo yan, at lalo-lalo na ang kanila pong mga airfare ticket kung saan sila magpupunta-punta sa ibang lugar para po mag-rally makahabayan. And aside from that, yung mga ipinagbibigay nila na pera sa kanilang mga nauto makahabayan. So kailangan po ng pera. What do you think?
Mga kababayan ko, what do you think? Ano ba ang sa tingin ninyo dito sa article po ng Rappler? Totoo ba ito? Is it the Pogo connected to Maisog Rally? Or is it the Maisog Rally connected to Pogo, mga kababayan? Please comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Jam tayo, mga kababayan. Di ba kahapon ibinalita ko sa inyo na meron pong 19 lahat? 19 ba yun lahat nano na mga police station commander po dyan sa Davao na tinanggal po sa pwesto, mga kababayan? Di ba nabalita ko yan kahapon? Tapos dito marami pong nag-iingay, sila si Trixie, mga vlogger po ng kabilang kampo, na ngayon nakaroon daw dito ng pagsusupil daw sa Davao, mga kababayan. Sinusupil daw dito, iniipat daw dito itong si Pulong, itong si Baste, parang ipilipahiyala ng mga kababayan. Sinisingle out daw, sabi po nila ni Trixie, sinisingle out daw ng Marcos Administration ang Davao, mga kababayan. Ngayon, ang pulis daw, tinatanggal daw yung mga matitunod na, mga kababayan. Tinatanggal ba sila kung sila ba talaga ay matunod dito? Hindi naman sila totaling tinanggal, pero nilagay sila sa ibang lugar, mga kababayan. Ngayon, dahil po nag-react, ito pong si Basti Duterte, mga kababayan, naglabas kasi siya. Naglabas po siya dito ng statement, as in napakahaba, mga kababayan, tungkol dito po sa sinabi niya sa kapulisan dyan sa Davao City na kung saan hindi siya agree na tinanggal daw sa pwesto, mga kababayan, yung 19 lahat ng mga station commander na mapagkakatiwalaan po yung mga pulis na yun. At saka hangang-hangal siya sa buwis buhay po nilang pagtatanggol, pagpaprotekta daw sa mga Davaoenos, mga kababayan. Wala namang problema tayo dyan. Walang problema po doon sa ginawa po ng pulis. Ang problema, alam nyo ba, mga kababayan, na meron pong insidente 2 times a week po nakaroon dyan ng rape case sa Davao. 2 rape case per week. At saka isa rin po ang mamatay per week dyan, mga kababayan, sa Davao City. And all in all, ngayon lang po na year, mga kababayan, 2024. Umabot na po ng 41 dyan lahat ang rape cases sa Davao City, mga kababayan. Umabot po ng 41 rape cases dyan sa Davao. Kaya nga, nakaroon dito po na ng parang reshuffle, mga kababayan. Tinanggal dyan sa pwesto po ang 19 po na mga police station commander. Inilipat doon sa ibang lugar, mga kababayan. Papalitan ho yan ng mga ibang mga magaling rin po na kapulisan natin. So mag-replace ho yan ng mga bago, mga kababayan. Mas maganda kasi yan na replacean po ng bago ng mga pulis. Kasi siyempre, kapag bago, mga kababayan, active na active yan eh. Magpapasikat-sikat yan eh. Diba ganun talaga yan? Alam mo natin yan. Kahit tayo po natatrabaho po sa ibang mga kumpanya, sa ibang mga pinatrabaho natin, kapag bago ka, pasikat talaga yan, mga kababayan. Dapat pasikat ka para makita ka po ang inyong performance ng inyong mga superior. Ganun po ang mga bago. At saka siyempre, ang ilagay po dyan ni Marvel, mga kababayan, ni Chief Marvel, yung matino po at alam mapagkakatiwalaan po na mga pulis, mga kababayan. Iba ka naman kasi yung 19 po na mga pulis na tinanggal po ng ating gobyerno. Iba ka kasi, mga kababayan, may connection ho yun kay Kibuloy, may connection ho yun doon sa mga ibang tao, at saka baka takot rin po yun sa mga Duterte, mga kababayan, kaya tinanggal po yun. Ngayon, sasagutin po natin ito pong comment dito ni Trixie, mga kababayan, kasi sabi niya, so inipit na medical assistance, inipit daw yung medical assistance, mga kababayan. Sabi dito, yes, inipit daw ang medical assistance, which is nasagot ho natin yan kahapon. Yan po ay fake news, mga kababayan. Diba, meron akong pinakiusapan na aking kaibigan na manager, mga kababayan, na puntahan po yung mga private hospitals dyan po sa Davao tungkol po doon sa post po ni Pulong Duterte na wala na daw, hindi na daw nagbigay po ng budget ang DSWD, kaya hindi na dito makaroon po ng medical assistance. Well, wala naman silang pakialam po yung private hospitals, mga kababayan, kasi kaya naman po nila na makaroon po ng medical assistance without the help po the government. Kaya po yan kasi private ho sila na hospital, mga kababayan. But it's up to the government na depende ho yan sa taga Davao kung bibigyan sila ng budget or hindi. Pero kaya po makaroon po ng medical assistance po ang mga private hospitals, mga kababayan. So para sa akin, hindi po yan totoo na inipit po itong si Pulong Duterte, inipit po ang budget po ng gobyerno po ni ang Davao City, inipit po yung budget po para po sa medical assistance, which is hindi ako maniniwala diyan. At sumagot na rin po diyan itong si Nograles, mga kababayan. Yan daw ay black propaganda. Sabi po dito sa relief ng mga commander ng PNP, well, nasagot ho natin yan. Kasi nga, meron mo mga sunod-sunod po ng mga rape cases sa mga krimen po na nangyari dyan sa Davao. Nagpakawala ng rumor na sususpindihin si Mayor Baste. Rumor na sususpindihin daw si Mayor Baste. Sino bang napakalat niyan? Diba yung pong gunggong na si Rocky, mga kababayan?
Siya lang po ang napakalat noon, hindi po ang iba. Ang iba sumakay na lang. Ang unang napakalat noon, yung pong si Rocky. So dapat po, si Rocky ang kanyang titirahin. Pero hindi niya kaya kasi kaibigan niya yan eh. Sabi dito, at ang kawalan ng pondo para sa mga proyekto para sa Davao City. Well, ang dapat alalapitan ho dyan ni Congressman Pulong, sabi dito, inipit daw ang proyekto para po sa Davao City, lalapit siya kay SMR. Lalapit siya sa mga kaibigan niya, sa mga kasama niya dyan na mga congressman makabayan. Well, kakasapin niya, ito pong si SMR, di ba? Eh, bakit naman kasi hard-headed eh, tsaka gonggong makabayan at lagi pong inaaway niya si SMR. Eh, gonggong kasi. Di ba? So, dapat kausapin niya si SMR kung gusto niya ng projects makabayan, okay? Dapat makipagkaibigan doon. Huwag yung traitor, huwag yung backstabber. Di ba? Ang ginagawa lang po ni SMR ng Marcos sa may session, matino ho silang nagtatrabaho. Pero siyempre, nakita kasi natin ang Duterte, mayroon silang personal interest. Hindi kasi sila tumagalaw po ng easy-easy na makaabayan kasi nakalimutan nila na hindi na pala presidente ang kalangpapang si Digong. Diba? Gusto nila isang mandato lang. Gusto ko ito. Kailangan mayroon kaagad. Gusto kasi ng ganyan. Well, hindi yan po ide kasi po si SMR po ngayon ang speaker dyan sa Kamara Makaabayan. So dapat... siyempre, makiusap siya kay SMR. So mga kababayan ko, before na mag-jump po sa ibang usapin, isetamar natin, nandyan po si Eliza Sibelia, nandyan po si Four Lovely Grandma, Gemma Camarines, nandyan po si Bella Chu, Janelle Albida Tablang, Noni Betty, Sam Ovidison, nandyan po si Emmy Sarino, Romana Manuel, Haitsu Martel T, nandyan po si Tommy Tamayo, Lensky Villanueva, Nebe Hasigawa, Rico Nicanor Factor, nandyan po si Virginia Florisca, Aneth Alegredi, Maria Jamela Lee, and hi to Gemma Camarines. Okay, so ipapakita ko sa inyo makaabayan yung blank po ni Mike Abbey. Kasi nga ito po yung paalala sa mga pipiliin ho natin ng mga kandidato makaabayan. Kaya nga pinakita ko sa inyo, di ba doon sa aking intro, pinakita ko sa inyo yung pictures po na napasok ngayon sa bagong Pilipinas slate for 2025 para po sa Senado makaabayan and they will run for senator. Kaya pinakita ko sa inyo. So ito po yung paalala po ni Mike Abbey na piliin po natin yung karapat-dapat makaabayan. For more details, let's watch this. Itong issue po sa nalalapit na eleksyon sa Mayo ng 2025 at paghahanda ng lahat. Actually, hindi lang ang gobyerno, lahat ng political party or mga gustong kumandidato, lalo na sa national position, yung 12 senador, hindi lang yung local, lahat gustong sumama o nakakarami sa kandidato gustong sumama sa ticket or grupo ni Pangulong Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi malaki ang advantage na manalo, malaki ang porsyento na manalo ang kandidato ng administrasyon sa anumang posisyon during election. Okay, ganito yan. Dahil yung sinasabing makinarya, political party, watcher, at kung ano. Nandun na yon. Kahit naman sino ang naging pangulo nung araw pa at ngayon under President Marcos, talagang ibang bintahe ng kaalyado, kapartido ng administrasyon. At dahil dyan, kaya ko po nababanggit ito, dapat maging maingat si Pangulong Marcos. Marami kasing political party at mga kandidato na maaaring sasabit lang. Sasama lang sa kasikatan, gagamitin lang ang gobyerno, gagamitin lang si Pangulong Marcos para sa kailang interes na sila'y manalo. Pero malayo sa katotohanan, sa kailang mga prinsipyo base sa record kung sila ba ay totoong maka-administration, makabayan o talagang gustong maglingkod ng totoo. O yung iba naman dyan ay ginagamit lang ang administrasyon, ginagamit lang ang koneksyon para manalo. Dahil nga ho, tulad ng sinabi ko, malaki ang tsansa na manalo sa national position pagkaalyado ng administrasyon. May mataas pong percentage yan. Base sa record sa ilang dekada na ng political exercise sa bansa. Kaya ko ito'y pinag-uusapan at naging topic natin kasi mahalaga po kayo na mga butanteng Pilipino, lalo na po ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists o independent o yung tinatawag nating silent majority. Tayo ba ay magpapadala na basta kandidato ng gobyerno ay ating iboboto
sa anumang posisyon, local o national, o tayo mismo o kayo ang mag-decide. Hindi ko mo kakampi ng Pangulo sa eleksyon ay kakampihan na natin, o kapartido ng Pangulo ay kakampihan na natin sa eleksyon. Ako po, magpapakatotoo lang, real talk lang tayo, dapat po hindi. Dapat tsuriin natin. Dahil sa ngayon, ayaw ko nang banggitin ang pangalan, yung ilan sa mga lumalabas na mga pangalan na di umano isasama sa partido ng gobyerno, hindi rin ho talaga kapanipaniwala eh. Lalo na po yung mga incumbent senador or mga dating kandidatong natalo pero gustong sumali. Diba? Ako, ang aking pong idea at opinion dito, dapat si Pangulong Marcos ay maging matalino sa pagpili, maging maingat sa pagpili ng kanyang gustong suportahan at sasama sa kanya. Kasi sa nakaraang 2 taon, makikita mo sa mga incumbent senador ang totoong kakampi ni Pangulong Marcos o hindi. Pero ngayon, may ilan na. Ayan na, meron ng ilan na mga incumbent senador, malaking pangalan, ang gustong sumama kay Pangulong Marcos para doon sa lineup na 12 kandidato. Pero kung susuriin nyo itong mga incumbent senador or mga dating senador, hindi naman nanindigan ng pabor kay Pangulong Marcos o nanindigan para ipaglaban si Pangulong Marcos. Ngayon lang, dahil mag-i-eleksyon, sumasama lang, kunwari ay maka-Marcos, kunwari ay kasama sa prinsipyo at pinaglalaban, yan po ang delikado. Kaya ingat po tayo. Ayaw ko ng pangalanan dahil maaga pa. Para sa akin, dapat maging maingat talaga ang Partido Federal ng Pilipinas, ang coalition ng partido na sumama, nandyan ang Lakas CND, nandyan ang National People's Coalition, nandyan ang National Unity Party, nandyan yung Nationalista Party. 5 partido na po yan eh, nagsama-sama na ngayon, na may mga kanya-kanyang interes. Pero kung titingnan natin sa nakaraang 2 taon, na kaya ni Pangulong Marcos at ng Partido Federal ng Pilipinas na lampasan ang pagsubok sa nakaraang 2 taon ng kahit na walang ibang kapartido. Pero ngayon marami na sumama dahil ang interes, masama sila sa lineup. Isipin mo kung yung 4 o 5 political party na bagong sumama sa ating Pangulo ay maglagay ng tigigisa o tigagalawang kandidato, o dinis, kumpleto na yung 12. Pero ngayon lang naman siya sumama. Nung nakaraan, hindi naman. So, dapat maging aral na kay Pangulong Marcos at sa ating mga butante, sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, ano ba ang nangyari sa unity team between President Marcos at Duterte, Sara Duterte, noong 2022? Di ba hanggang eleksyon lang yung unity team? Galing na mismo kay Sara Duterte yan. After nyan, wala namang nangyari. Hindi naman sila nakiisa sa ating Pangulo. Ito yung iniisip ko. May mga malalaking political party at malalaking pangalan sa politika ang lumalapit sa Pangulo. Gustong masama sa lineup ng Pangulo. Baka magaya na naman ng 2022 na tinulungan ni Pangulong Marcos, unity team, pero after election, bumanat na ng bumanat yung mga hindi nanalo na kasama sa unity team. Kasama lang pala during election. After election, kaaway pala. Yan ang ating panghuhugutan ngayon. Ayaw ko ng pangalanan. O sige, pangalanan natin. Di ba si Harry Roque kasama sa unity? Pero after election, bumanat ng bumanat sa ating Pangulo. Hindi ko sinabing siya isasama ngayon. Yun ay halimbawa lang at public knowledge naman. Kasama sa unity. Pero pagkatapos, hindi nanalo, binanata na ang gobyerno. Ito na naman tayo. Mag-i-election tayo sa Mayo. This coming October, magpapail ng certificate of candidacy. Maraming pangalang sa politiko, na politika, partido, na gustong bumuntot, kumabit kay Pangulong Marcos para ma-endorso. Pero ang tanong, sila ba ay matalo o manalo, magiging kakampi ng Pangulo? O gagamitin lang ang Pangulo para sa eleksyon sa Mayo? After eleksyon, pag nanalo sila, hindi naman Marcos. Pag natalo sila, anti-Marcos na naman. Ah, yan ang sinasabi ko. Para hindi magsisi, maging masuri tayo.
Okay, so isa tayo po natin, nandyan po si Elma Fuentes, John Esperanza, Lenda Lim, Roy Agbayani, Alicia Lick, nandyan po si Gemma Sampilo Camarines, Beth Modisto, Othilo Liam Diesto, Helen Martinez, Magalion Ortiz Joseph, hi to Elvi Rosauro, Rosali Cartera, Neste Mar Laksao Maniklang, and hi to Elvi or Ivy B. Alonso. Okay, so mga kababayan ko, may nakita nga pala ako na post po nito ni Alan Troy, ni Troy Macaban, ni Sas, kasi ayaw na po nila magpatawag po ng DDS. Ayaw na po ni Sas ng name po na DDS, mga kababayan ko. Bakit kaya? What do you think? Hey, stop using DDS daw. It is Dutertista. Parang familia, parang yung katunog ay Durgista, mga kababayan. Sakto ba? Hey, hindi Dutertista, kundi Durgista or Manyakista. Bagay ba? Bakit, Sas? Bakit ayaw na po ng DDS? Isamantala, ang DDS nakaukit na ho yan sa history. Ang DDS noon pa man, DDS na talaga. Bakit mo papalitan po ng Dutertista, Sas? Siguro, napahiya na kayo, no? Kasi nga yung mga DDS, makabayan ko, sa pagkakaalam ko, palagi naman kasing masangko dito po sa kaguluhan, sa mga issues, issue po dito po sa pang-scam, issue po dito po sa kamanyakan, at saka marami pang iba, makabayan, di ba, mga mambubudol, nandidiri na sila sa name po na DDS. So ipakita ko po yung mga comment dito sa nag-comment po doon sa post po ni Sas, makabayan. Sabi nila, kasi, ano daw, pathological liars like their idols, yan po ang DDS. And people who worship the Buang as their God and Savior, dyan po nakonek po yung DDS. And someone immune or allergic to the truth, totoo yan. Tapos ano ba yung DDS? This is just for my own experience, lahat ng taong kilala ko at nalaman kong in-scam ako, ninakawan sa unit ko, siniraan sa mga clients at mga backstabber, 100%. Lahat sila DDS fanatic. I know because of their Facebook account. Kaya may trauma na ako pag DDS ang mga kausap ko. Iwas agad ako. Siguro ito po yung naisip po ni Alan Troy. Nandidire na po siya sa name po na DDS. Kaya gusto nila napalitan po ng Dutertista, makabayan. Durgista or Manyakista. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Attorney Claire, makabayan. Kasi dito, na-mention niya na baka daw si Kay Buloy na sa Malaysia na ngayon. For more details, let's watch this. Ang tanong din ng karamihan, gaano ba kaano to? Hirap hanapin si Pastor. Kung sinasabi nila nandito pa sa Pilipinas, wala pa naman sigurong whole departure partner, di ba? Na inilabas. Wala. Oh. Saka malalaman nila pag lumabas, syempre may passport nila. Ito. Oo. Kasi wanted eh. Oo. Pero ang tanong, kung backdoor, lumabas, sa Sambuanga, may dagat dyan. Going to Malaysia. Tapos doon sumakay. Hindi, tingin ko, matatrasyon eh. Mm-hmm. Mga kayubi ito, mga ano lang to ha. Mga iniisip-isip lang to ha. Hindi, kasi pag nag-backdoor siya, tingin ko, hindi siya pwede sumakay ng aeroplano. Mm-hmm. Matatrace kasi siya. So kung mag-backdoor siya, papuntang Malaysia, ano pinakamalapit na? Malaysia, Sabah. Mm-hmm. Doon siya magtatayo ng kingdom niya. Pero ang tanong ko, mahigpit ba sa Sabah? Well, then, although party natin yan, pero syempre kiniklaim ng Malaysia. Uh-oh. As of now, hindi pa natin inaano yan. Puro mga Pilipino na rin nandyan eh. Di ba? So, pwede siyang makita. Oo. Pero syempre, pag nandun sa lahat ba, kilala siya? Naman. Kung sa Saba partner, baka Saba. Mamaya, kasi ang mga pang-Malaysian movies na pinanonood yan. Nakatutok sila doon na sa Malaysia eh. Hindi na rito partner. Mm. Mas alam ata sila, mas may pakialam ata sila sa nangyayari sa Malaysia kaysa sa Pilipinas. Kaya baka hindi din karamihan. Well, hindi natin. Well, sabi mo nga, yan ay ano lang natin. Pinag-uusapan lang. Pero, kung ganyan kalaki yung reward niya, ibig sabihin talaga, ang higpit nung titago sa kanya. Kaya nga partner, ang tanong natin, gaano ba kahirap para sa mga otoridad na hanapin si Pastor Kibuloy? Partner, kasi masyado malaki yung mga properties nila. Oh, di ba pinasukan na yan lahat, partner?
partner, pero hindi lang naman ito. Ito yung sabi nung ka-birthday niya na original director, ha? Oo. Mahirap harapin si Pastor Kibuloy dahil malawak yung logistics nito. Mm-hmm. Napakalaki. At the same time, marami siyang kaibigan. Mm-hmm. So, kung magtago man yan sa ibang lugar, halimbawa lang partner, kaibigan mo. Mm-hmm. Natalik. Ikaw, wala ka namang kaso eh. Mm-hmm. Sa iyo mong pinatuloy. Isi-search ba yung bahay mo? Hindi, di ba? So, pwede siyang magtago doon. Hanggang kailan niya gusto. Pero, pag may intel, may... Pero nagchuchu, kasi 10 million. Oo, nandun siya nakatago. Mm. Pwede bang pasukin ng mga otoridad yun? Hindi. Search warrant po pa. Ay, mag... Oo, search warrant. Na pag nakuha na nila yung search warrant, posible, wala na rin dun. Mm-mm. Nakatakot unless, na rin. Lumipat na rin. Pwede kasing ganito, partner. Kasi ang search warrant, syempre, pwede mo i-implement yan. Hawak mo yan eh. Mm-mm. Kahit makita mo yan kahit sa isang tabi, pwede mo yung puntahan. Ang magkakaroon na ng komplikasyon dun, partner, kasi kung papasok ka sa isang bahay na hindi naman siya yung akusado, diba, may ibang may-ari, paano kang papasok? Diba? Tapos, hindi, nandito yung may warrant eh. Ay, nandito may warrant. Mm-mm. Nandito yung huhulihin namin eh. Oo. Diba? And you're doing it by reason of the warrant of arrest. Oo. Pero, baka umalma. Umalma yung may-ari ng bahay. Oo. Siyempre, diba? Pwede niya rin ipadlock yung kamukha nung ginawa nila doon sa Glory Mountain ba yun? Partner, Prayer Mountain. Na, pero hindi ba, binanggit ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, doon ata, tama ba yun, doon sa Tagloban, na parang alam niya kung saan nakatago, di ba, si, saan nagtatago si Pastor, pero secret daw, hindi sasabihin. Ito nga ay mga kayubi. Oo. So, partner. Kung alam pa, may idea si dating Pangulo, anong po pwedeng paraan na gagawin ng gobyerno? Para paala. Ganito yan, partner. Oo. May karapatan ba ang gobyerno para pasalitain siya kaysa sa manta 10 million, partner, mag-aambag, di ba? Oo. Ganito yan, partner. Oo. Mahihirapan sila kay Pangulong Duterte kasi ganito. Sasabihin na naman niya, joke. So, mahihirapan mo na lang ipilit. Oo. Kahit alam mo sa sarili mo na malamang alam niya. Oo. Diba? Sinang best niya nasasabi, kumain kami ng lunch and everything. Pero pagka, gano'n naman siya eh. Pag ginipit mo na, oo. Pag ginipit mo na si Pangulong Duterte, sabi niya joke. Mm-hmm. So yan. Pangalawa, may nagsabi na dinig ako, sinabi daw na pwede siyang ituring na lawyer. So may privilege communication, hindi pwede pilitin si lawyer. Oo. Pero minsan inisip mo, kailan ba siya naging lawyer ni Kibuloy para dito sa kasong to? Oo. So ilulusot na naman nila. Oo. Ay, lawyer ako eh, consultant ako or what? Oo. So the another issue na naman na hindi siya pwedeng pilitin. Oo. So mga ganun. Diba? Eh kasi nakataon lawyer siya. Oo. Kung hindi siya lawyer, hindi pwede siyang pilitin. Mm-mm. So sa mga ganung klaseng sitwasyon din pala, partner, sa mga hinahabol na pugante, kahit, well, mayroon ka nang narinig, pero may limitasyon pa rin ng estado. Oo. Hindi kasi pa rin po pwedeng pigain, gipitin yung sa tingin mo na yung tao ay may posibleng connection, may posibleng alam dun sa hinahabol ng hustisya. Marami kasing palusot si Pangulong Duterte. Marami siya maaaring palusot. Oo. Since alam naman ng tao na hindi mo na alam kung kailan siya nagsasalita ng totoo o mali, na joke. Oo. Diba? Kasi alam ko yan. O di ikaw naman, take it mo seriously kasi lahat ng sinasabi niyo, akala mo, totoo. Mm-mm. Tapos pagka naman, ginipit mo na siya, mm-mm, oy paano, didimanda ka namin obstruction of justice, di nagjo-joke lang ako eh. Mm-hmm. Kamu ka nang ginawa kay ano? Kay kong congresswoman Franz Castro. Mm-hmm. Ano sabi sa decision? Hindi natin alam kasi dami niyang joke dyan. Yun yung decision eh, yun yung resolution. Diba? Although hindi ko kasi alam kung ano ang naging depensa. Mm-mm. Hindi ko nabasa yung counter affidavit. Pero yung resolution, sumasabi, nagsasabi doon na sa mga salita niya, lumalabas na yung sinabi niya, joke. Mm-hmm. O di, ligtas. Diba? Pero sa ibang tao mo gamitin yan, ikaw, Rod, diba? Ikaw nagsabi, mm-mm, ha? Oo. Ikaw na nagsabi mismo, alam ko, tapos later, ay, joke. Di pwede yun. Mm-hmm. Pulong ka. Hindi ka naman si Pangulong Duterte.
Kasi Pangulong Duterte, pwede yung mga joke-joke. Pwede niyang gamitin defense. Mm-hmm. Pag ordinaryong tao, hindi pwede. Hindi. Pero ang... Special treatment. Ang sa batas, ano ba talaga, partner, ang nakasaad dyan? Okay, kasi ganito, diba? Sa mga ganong klaseng sitwasyon. For example, hindi si Pangulong Duterte. Mm. Sabi mo nga, isang simpleng tao. Oo, pwede, partner. Oo, isang simpleng tao na alam na mo... Na hindi ka mag-anak, ha? Hindi ka mag-anak ng akusado. Oo. Isang simpleng na alam mo na talagang may posibilidad na alam niya kung nasaan itong pugante, partner. At sa bibig na lumabas sa bibig na niya. Oo. Tapos, biglang binawi. Bumawi to at sinabing joke lang. Okay. Pwede ba? Pwede. May probable cause na yon, partner. May probable cause yun. Kung sasampan mo sa prosecutor's office ng obstruction of justice kasi ayaw niya nang sabihin. Nadyo-joke lang ako. There can be a probable cause kasi may admission ka. Oo. Depende na ngayon yun sa court. Depende na yun. Pag nasa court ka, paano? Paano mo ngayon paninindigan na joke lang yun? Oo. Diba? Hindi naman ako nakikipag-joke sa'yo. Bakit ka nagjo-joke? Seryosong matter. Ito, seryosong pag-uusap to. Correct. Diba? Oo. Tapos ikaw, dati kang pangulo, tinitingala ka, so natin sasabihin mo, joke. Oo. Kasi diba, hirap ang estado para hanapin habulin. Diba? Nakaka-insulto kasi yung dati. Oo. Itong taong ito, partner, naglaan nga ng 10 milyon. Mm. Diba? Para lang, sino ang pupwede magbigay ng informasyon? Tumulong sa otoridad. Mm. Diba? Para hanapin yung whereabouts nito. Kung nasaan itong pugante na nagtatago sa justisya, sa gobyerno. Oo. So, sabi mo nga, it's a serious matter, hindi po pwedeng idaan niya sa joke mo lang. Oo, diba? Oo. So, kaya ang tanong natin, may habol ba rito ang batas? Pupwede ba siyang pigain? Okay, kung ako ha, kung ako lang, the way he said it, serious, admission yun eh. Parang ganito, ay, ako pumatay dyan. Oo. Tapos, syempre, partner, hindi lang naman yung, ganito yan eh. Siguro kung ang namatay, halimbawa lang nga, ang namatay na sa US. Halimbawa lang nga. Tapos ako pumatay niyan eh. A joke yun, bakit? Ang layo eh. Mm-hmm. Imposible, di ba? Pero yung sabi mo, nakasama mo, na lagi naman kinagkakasama, hindi siya masasabing imposible. Di ba? So, meron kahit papano na katotohanan doon sa admission na sinasabi mo. So, kung ako yung polis, sasampang ko, kung ako ha, sasampang ko siya. Bahala na siya mag... Bahala siya mag-gawa ng depensa. Para bakit? Ba't kailangan ko siyang sampahan? Hindi pwedeng daanin lahat itong mga seryosong matter na to, serious matters na to, na pa-joke. Mm-mm. Kasi gagawin din niya ng ibang ordinaryong tao. Mm-mm. Tapos mag-ordinaryong tao, uhulihin niyo agad. Oo. Kaya sabi niyo, committing the crime. Bakit? Uh-oh. Kasi tinatago niya na right there and then tinatago niya yung tao at tayo sabihin ko nasaan. Oo. Pero pagdating Pangulong Duterte, nagsalita na gano'n. Sasabihin pa ng polis, ay titingnan po muna namin kasi baka nagjo-joke siya. Eh, sila lang ang nagdidepensa doon sa tao. Mm-mm. Sa akin, that's wrong. Oo. Dapat ang treatment yung sa lahat ng tao, pantay-pantay. Siguro napaso na sila kasi pati fiscal sinasabi pag nagsalita si Pangulong Duterte, joke. Oo. Ito, tanong ni Minklet Gaming. Paano po kung alam mo kung nasaan si Pastor Kibuloy? Pero, ipapaalam mo lang pag nakuha mo na yung 10 million. Pwede ka bang kasuhan dahil hindi mo kaagad sinabi? Hindi naman. Kasi ito yun eh. Kaya nga may nagre-reward. Ang purpose niyan is yung tao ma-entice magsabi ng totoo. Kasi may mga taong ayaw, tapos minsan takot. Pero syempre pag 10 million, yung fear mo. Nawawala. Uh-oh. Eh 10 million yan eh, di ba? Bahala na, di ba? Basta may 10 million ka. Saka partner, yung mga nag-reveal, di naman pinapaalam yan. Nakatago naman yan. Kaya nga hindi mo alam mga kayubi. Hindi mo alam, di ba? Sana nasa record. Kaya parang confidential yun eh. Oo. Kasi safety nung nag-reveal. Pero hindi natin alam kung totoo ba na nabibigay ng lahat. Oo. Doon sa nagsabi ng whereabouts. O nakikihati yung ibang po. Ito si Binso, paano daw pag nag-joke sa loob ng airport si dating Pangulo? Nang, bombs kaya ng ano? Dating Pangulo yon.
ano ba, excuse ba siya sa batas? Feeling ko. Oo, sabi ng polis, baka nagjo-joke lang yan. Huwag niyang gawin sa ibang bansa, di ba? Dito yan ba? Pwede yun, lusot siya. Talaga, kayo talaga. Okay, so i-shadow po natin si Jess Tubtub. Ginaro, salamat. Nandiyan po si Camel Dunggo. Hi daw kay Rosalia Him from Rodolfo Randerabor of Tansa, Cavite. I-shadow natin ang pamilya Chan na nandiyan sa Malaysia. Sila si Maria Lourdes A. Chan, Kevin, Ivan, Safia, galing kay Eva Atienza na nasa Dubai. Kasama rin po natin si Carmelita Salim from Hong Kong. Nandiyan po si Evelyn Garcia and hi to Byahi ni AJTV from South Korea. Okay, so any comments, suggestions, or reactions sa ating mga topic ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways, yan po ang ating manakal mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa Langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sampahin ka at mapalapit sa iyo. Nawa'y sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Nawa'y huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Inandalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong si Jesu Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.